Mga nahuling lumabag sa unang gabi ng pagpapatupad ng curfew hours sa Metro Manila umabot sa higit 1,400. Publiko, muli namang hinimok na makipagtulungan at sumunod sa mga panuntunan kontra sa paggalat ng COVID-19. Kalahatan, naging successful naman po yung unang gabi yun. No? According to our datos, meron po tayong 8,341 police personnel na na-deploy at ito'y nagresulta po sa apprehension ng 1,449 curfew violators. Bagamat kami po ay nag-enforce ng minimum health protocols, ang disiplina po ng ating mga men ang kakailanganin. Hindi po ibig sabihin kayo po ay nagsusuot ng inyo pong face mask o face shield, baka naman yung face shield ninyo nasa itaas ng ulo ninyo o yung face mask nandun naman po sa baba. Kailangan po proper wearing nito pong face mask at face shield dahil ito po ang magsasalpa sa inyo. COVID-19 patients na nasa mga ospital sa National Capital Region patuloy na dumarami. Nalaman namin na nag-attend dito ng mga family reunions, parties, pupunta sa mga marketplaces na masisikip. Ito yung number one. Ang number two naman, inamin din nila na meron silang face shield, face mask, pero hindi siya properly na naisusuot. Bed capacity ng ilang paggamutan umabot na umano sa critical na level. Meron kaming mga step-up plans kung tawagin namin. Pero ito mga step-up plans, these are really designed to be one step ahead of the present situation and any situation that will come. Pero syempre, may mga limitations ito. May mga limitations dahil sa resources, may mga limitations sa manpower. Pilipinas, dumagda na sa kasunduan para sa pagbili ng 30 million doses ng bakunang likha ng U.S. drug firm na Novavax. Mga petisyon na nananawagang ipawalang bisa ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court hindi kinatiga ng Korte Suprema. Mga caretaker ng fish cages sa Taal Lake, naghahanda ng lumikas sa gitna ng nagpapatuloy na pagyanig at posibilidad na muling sumabog ang vulkan. Ang mga pagbaba naman ng mga bilang ng mga volcanic earthquakes, hindi po ganun kababa. Mataas pa rin po yun. Ibig lang sabihin, hindi masyadong maraming pagkakaroon ng lindol kasi siyempre, yung mga gas sa pagkilos ng gas o tuwid, hindi ganun karami. Pero overall, mataas ang hydrothermal activity at degassing ng Bulkan Taal. Operasyon ng MRT3 suspendido simula March 30 hanggang April 4 para sa isasagawang maintenance sa buong linya ng tren.